Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mulet. Yung tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Banat Kapanit TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, viral sa Kongreso, Romualdez suspendido, ipalit si DOJ Remulla, di nakaligtas sa utos ng Pangulo, BP Sara. At yung play na natin, wala naman na to. Bawal po palang magkaroon ng matinong Pangulo. Bawal po pala magkaroon ng Pangulo na hindi nagnakaw sa kanyang tungkulin. Bawal po pala magkaroon ng isang Pangulo na napakaraming proyekto para sa ating bayan. Kasi, alam niyo kung bakit? Kasi yung inutil na Pangulo nung dinatnan niya si Pinoy, magagalit yung mga tauhan ni Pinoy. Kaya ang ginagawa ng mga tauhan ni Pinoy matagal ng panahon, sinisira lahat ng legacy ni Pangulong Duterte, ginagamit ang media. Ngayon, dahil hindi maituloy ngayon yung mga proyekto niya, sirain na lang. Ipalabasin na lang na demonyo. Yun lang. Sa totoo lang, biglang masama na ngayon ang ginawa ni Pangulong Duterte. Etong gobyerno na to, tandang-tanda ko pa, unitin tayo, di ba? Ano po ang sinasabi nila? Itutuloy namin lahat na magagandang proyekto. Yung pangit pala yung proyekto. Sinabi nyo na itutuloy nyo, pangit pala. Pinasasamaan nyo na lang ngayon dahil hindi nyo kayang ituloy. Yan lang po yan. Kung hindi kayang gawin yung ginawa ni Pangulong Duterte, may paraan para palutangin yung kanilang mga naging Pangulo. Yung naging Pangulo si Pinoy, palpak, alam natin lahat. Kaya nga hindi nanalo si Rojas eh. Kaya nga hindi nanalo yung mga Dilawan eh. Dahil palpak yung pamumuno niya, siraan na lang nila. Para hindi naman lumabas na napakaganda ng kung sino yung Pangulo na hindi magnanakaw, ang pamilya ng Duterte, hindi nagnakaw, siraan na lang natin. Ikumpara nyo nga, yung bahay ni Pangulong Duterte, nakita ko, bahay ng driver ni De Lima, kinumpara sa bahay ni Duterte. Hulaan nyo kung sino mas maganda yung bahay. Yung driver ni De Lima. Huwag na nating sabihin kung sino yung driver niya. Tignan nyo po, ikumpara nyo. Driver pa lang ni De Lima. Sobra naman. Sobra naman. Sobra-sobra na. Ang pang-apin nyo sa mga Duterte. Hindi nyo kayang pantayan yung ginawa ni Pangulong Duterte. Huwag nyo nang siraan. Naaawa po ako eh. Pag hindi tumakbo si Inday Sara Duterte, Hindi tayo worth, tayong mga Pilipino, the way we treat the Dutertes, no? Wala tayong karapatan na magkaroon ng matinong pinuno. We deserve this kind of leadership. Why? Tignan nyo kung anong ginagawa natin sa mga matinong pinuno. Pinalalabas lang natin. May kaso ba si Sara Duterte ng pagnanakaw? Si Pangulong Duterte, may kaso ba ng pagnanakaw? Wala. Bakit? Hindi sila nagpayaman sa kanilang posisyon. And yet, tignan yung ginagawa natin. This is how we repay yung tapat na liderato. Pasamain ang imahe. Bakit dapat pasamain? Hindi nila kaya eh. Hindi nila kayang tapatan eh. Hindi nila kayang ituloy eh. Pasamain na lang. Pro-China kasi. Si Duterte, mamamatay tao kasi. Eh yun naman pala, pro-China, mamamatay tao, masamang tao, masama lahat ng ginawa. Eh bakit nung nangangampanya, sinasabi ninyo na itutuloy nyo yung ginagawa kung panay kasamaan naman pala? Naaawa po ako. Ako? Sabihin ni Sara Duterte na hindi siya tatakbo sa 2028, okay na sa akin. Kasi uulitin lang nila to eh. Pag naglingkod si Sara Duterte na paganda niya Pilipinas, maraming proyekto, pag natapos yung termino ni Sara Duterte, ganyan din ang gagawin sa tatay niya. We don't deserve ang matitinong pinuno katulad ng mga Duterte. Kaya itong namang nangyayari sa atin, namnamin nyo. Gusto nyo to eh. Di ba? Kinakantsawan nyo pa, di ba? Maudigs pa kayo nalalaman. Tinuturing yung kriminal, papapasukin yung ICC. Ang question, dapat ba siyang ihablaman lang? Dapat ba man lang siyang makakita ng korte man lang? Dapat nga, parangal ang binibigay natin sa mga ganitong pinuno. Pinaparangalan natin mayat maya.
kung sino yung mga inutil. Ayaw kasi nilang madaig yung mga kainutilan nila. Mm-hmm. Kailan pa naging masama ang war on drugs? Real talk. Nagdidiwang tayo nung may war on drugs. Pati mga kriminal natakot. Mm-hmm. Ngayon, dalawasin ko, pupuntahan. Nagbo-broadcast na tumutunog, bang bang. Tumatakbo yung ano, yung paparahin yung victory liner, tatayo, pang pang. Papara lang. Mm-hmm. Yan ang gusto nating lipunan at yung nagbigay sa atin ng matinong lipunan, usigin natin ngayon. Mm-hmm. Dahil panahon na kapangyarihan na namin eh. Kami ang pinakamakapangyarihan ngayon. ICC, pasok yan. Mm-hmm. Kung ayaw papasukin, gagawa kami na resolusyon. Yung mga vlogger na nagsasabi, kung meron mga nagsasabi, hindi ako nanonood na ng mga vlog ng iba eh. Kung meron po nagsasabi, no, na vlogger, na masamang tao si Duterte, mm-hmm. tanongin nyo, bakit sinabi ng presidente ngayon na itutuloy niya yung mga ginawa ni Pangulong Duterte? Kung napakasama ng mga pinagagawa. NTFL ka, pasasamain, no? Wala na. Hindi NTFL ka ang solusyon. Maiiyak ka na lang eh. Maiiyak ka na lang sa awa sa mga Duterte. Maiiyak ka na lang sa galit. Maiiyak ka na lang para sa mga susunod na henerasyon na hindi nakaranas ng pamumuno ng mga Duterte. Hindi nila, at least tayo, nakaranas tayo ng 6 na taon. Sabi ko nga, paulit-ulit, di ba? Ang sabi ko, paulit-ulit, 6 years ay napakabilis sa isang matinong presidente. Pero ang 6 years ay super tagal para sa kabaliktaran. Real talk, mga kapatid. Naiinip na ba kayo ngayon? Yan lang ang sukatan dyan. Kung naiinip na kayo ngayon na mag-2028 na, mahaba pa yan. Yung same people na yan na makikita natin nagtatakal ngayon ng 20 kilong bigas, kinabukasan, tigil na yung proyekto. Mm-hmm. Ganyang uri ng liderato ang ipapalit natin sa mga Duterte. Ganyang uri ng kandidato, ganyang uri ng mga liderato ang niyayakap ng press. Yun lang. Ang niyayakap ng mga dilawan. Pareho sila eh. Mm-hmm. Ito po ay labanan ng paramihan ng kakampi. Ang problema lang, kukunti lang tayo eh. Kukunti lang yung nagsasalita para sa mga Duterte. Inuuna pa ng mga maka-Duterte yung sarili nila na iangat yung sarili nila bago yung mga Duterte. Nakakaiyak kasi nagtagumpay tayo for 6 years. Ang hinahanap lang natin, sino yung magtutuloy? Sino yung kandidatong magtutuloy for another 6 years? Tapos ang pinag-uusapan natin, paano uusigin? Bakit nyo uusigin? Mm-hmm. Ano ang ginawa sa bayan natin? Nagnakaw ba? Wala nga kayong bintang na nanakaw eh. Mm-hmm. Wala nga kayong binibintang na nagpayaman eh. Mm-hmm. Sakripisyo ang nakuha ni Pangulong Duterte, kaaway, kalaban. Tama. Malalaking tao nilabanan, mm-hmm. oligarko, mm-hmm. drug lords, mga makapangyarihan. Mm-hmm. Mayayamang tao. Mm-hmm. Para magbigay ng magandang bukas sa atin. Glimpse, pinatikim tayo. Mm-hmm. Ito ang magandang pamumuno. Ito ang magagandang pamumuno. Mm-hmm. 6 na taon tayong pinalasap. Pero lahat tayo, umaayon pa ngayon. Mm-hmm. Yung nakaranas ng hindi po tayo guminhawa. Ang Pilipinas po mula noon hanggang ngayon mahirap pa rin. Pero yung Tama. Yung nakatikim ka ng kapayapaan sa buhay,
nakaranas ka ng payapang paligid. Yung proyekto na nagbuwat sa atin, nagbigay sa atin ng putang ina mo. Hayop ka, wala kang ginawa rito kundi manggulo. Wala akong panahon sa iyo. Hindi kayo importante. Mm-hmm. Yan ang iintindihin mo, yung galit ko. Yung galit ng 32 million ang iintindihin nyo. Mm-hmm. Ganun talaga buhay, di ba? Sabi nga natin, pinatikim tayo eh. Meron tayong ano, na pinasilip. Ito ang itsura na magiging itsura ng Pilipinas sa isang matunong pamunuan. Pinasilip lang sa atin. Pero pag hindi natin ni-resist, pag hindi tayo tumutol sa ginagawa nito, ginagawa nila kay Duterte, pag hindi natin yan tinutulan, wala nang papalit. Wala nang papalit na matinong liderato. Kahit ako, sabihin ko, Sara Duterte, huwag ka nang tumakbo. Pag tinuloy-tuloy nila yung panggagago kay Tatay Digong at wala tayong ginawa, hindi natin deserve lahat to. We don't deserve another Duterte leadership. Pag hinayaan natin sila na bastusin, gaguhin si Pangulong Duterte. At yan nga yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan. No? Ukol nga no, dito sa mga Duterte, no? Na kung saan talagang yung mga nagawa at talagang yung paninilbihan ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte, talagang malaki yung nabago at nawala nga daw man mga kabalita natin. Sapagkat nga tila nga ba ngayon inuusig ng marami itong mga Duterte na hinangad lamang daw umano maging maayos at talagang maging maganda yung pamumuhay ng bawat Pilipino na isinasaad nga dyan. Na ngayon daw, tila nga ba halos lahat no, talagang gusto nga usigin at talagang panagutin ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte nga. Na ito nga umano ang talagang nagsilbi na kahit papanong mapayapang pamumuhay nga, lalo na sa mga nakadama daw umano nito mga kabalita natin, na isinasaad nito na talagang maraming nagawa at naitulong itong dating Pangulong si Rodrigo Duterte no, na sinasaad ni Badong Aratilis. At yung iba pang mga patungkol, mga pahayag at balita dyan. At kayo, kayo lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Banat Kapanig TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.